Yun, ilista mo eka, dahil hahanapin yan eh. Kaya naman po, pag may pinagagawa, pati pera, hindi ako mahawak para nakikita yung listahan. Pero pag sa akin, binigay, babe, bakit pati yung pinakikialaman? Alam din ba kung saan ako dinadala at tinibigay? Babe, para naman ng buhay ko'y napaka-public na. Wala na akong ka-privacy. Nakialam ba ako sa iba? Eh, kailan naman di kao nakikialam? Pero pag pinapakialam nila, eh, pinakikialaman ko. Pero hindi ako nang gugulo. Nagbabahagi ako ng kapayapaan nila. Eh, kaya sabi ko, eh, ba't po ako ginaganon? Anong ginawa sa'yo, anak? Eh, alam nyo na po. Eh, ganun pala't alam ko na, eh, di ibigay mo sa akin. Wala pa rin akong katwiran, ano? Ganyan po pala tayo dapat. Kung ano ang ginawa sa atin, ibigay natin sa Ama at Ilaga. Kung kasalanan natin, manghingi tayo ng tawad. Kung pagkakamali natin, tayo'y maitama niya. At kung wala tayong alam na nagkasala tayo at nagkamali, edi tayo po ay manahimik at manalangin sa Kanya. Gumawa ng kaparaanan sa lahat ng paraan, sa Ama magbigay at sa Ama manalig at magtiwala, ibibigay niyang tuntunin at magandang pamamaraan. Tayo makasasadyad, makaaahon din. Buhay ba, Ama? Sa katulad po naming mahirap na naglilingkod, wala na talaga kami inaasahan, kundi ang Diyos lang eh. Wala po eh. Dahil sa Kanya lang talaga eh. At yung mga nagmamahal sa amin, na totoong nagmamahal sa amin, yun po kaming mga lingkod na mahihirap. At yun namang mayayaman na mahirap, e pabayaan natin po sila. Kung anong gusto nila, kung anong gagawin, bastang mahalaga, mayaman mahirap magkaisa at magkakasama sa tama at tumpak, Ama pa rin. Tama po ba? Ganun lang kasimple, ganun lang kabuti. Mayaman mahirap, kanya-kanyang langoy, kanya-kanyang gawa, kanya-kanyang pagtupad, kanya-kanyang katotohanan, Ama pa rin ang nakasilay. Kaya, yung hindi totoo at hindi tama, kaya rin batid. Eh, ano po bang masama sa ating isipin? Wala, ano? Kaya dapat tayo'y mabuti pa rin. Buhay ba, Ama? Ganito lamang po yun eh. Bakit ito ay na basag? Kasi po kulang ang loob niyan eh. Kulang ang loob. Kaya kumakapak. Eh kaya kapag ang damdamin niyo kulang sa pagtitiwala, kakapok kayo. Mawawara kayo. Hindi po ako nagbibiro. Totoo po yun. Kulang ito, kaya kumapak. At saka kaapak, dahil magaan po si kapatid ng Lando. Lagi siya din nagsasayaw. Kaya papalitan niya lang. Hindi po. Eh, hindi ko siya mabawal eh. Dahil ganado-ganado siya eh. Hindi ko masabing, sige, pag nabasag mo, palitan mo. Buhay po ba ang Diyos? Eh dahil lalagad naman po siya, pinatawad ko na. Eh kaya lang po, sabi ni Ring, kumakapak-kapak na rin, abay palitan mo na ako, tuwag kang dadaan din, eh, baka masugat ka. Sabi ko naman sa kanya, nakasandals ako, di mo masusugat. Buhay po ba ang Diyos? Ano po ang kwento doon? Tandaan po ninyo, nakakasugat man kung lilihisan mo, hindi ka masusugatan. At kapag walang laman, totoong-totoo, talagang kakapak. Oh. Oh. Kanya. Oh, dito wala. Oh. Oh. Kasi kumpleto siya eh. Kaya kapag kumpleto ang puso mo sa pag-ibig sa Aba, ay walang mawawara. Tulad nito. Nawara! Sabi niya, ibahagi ko eh. Kaya binahagi ko. Salamat po sa'yo, Panginoon ko at Diyos ko.
Eh, sino yun, Eka? Rebulto lang. Eh, bahala ka. Basta ako, kilala ko siya. Tama ang sinabi niya, totoo sinabi niya, sinabi ko sa inyo. Ngayon kung mali at hindi tama, ba, nakakahiyang sabihin yon. Buhay ba ang Diyos? O, subukan ninyo. Huminga nga kayo, hinga, hinga, hinga. Kapag ang laman ng puso nyo ay puro hangin yan, sigurado, baka maaring lumobo. Ngunit kapag may dugo at tubig na nagsisi ang darat oxygen, magkakasama sila, maganda ang daloy. Boy ba nga ma? Ganyan din, ito. Eh, sabigat ba naman? At yan din ang patotoo. Katagal niya nang ginagawa yun. Paganyan siya ng paganyan. Subalit, yung sa tagal na yon, dahil hindi nga ito kumpleto, nasira. Sa tagal mong kinikimkim ang sama ng loob mo at wala ang Kristo sa puso mo, masisira din yan. Sino may sala? Ako ba? Sabi ng ama, ikaw. Kaya ikaw nasaktan. Buhay ba ang ama? Halimbawa lang yan, eh tiles lang po yan. Yung talinghaga ang inyong sambiting isipin. Ngunit ito'y walang kwenta sa inyo, pero sa ama, may halaga. Eh kung ito'y sige, hindi tatanggalin. Dito tayo mapa. Oh, iba ang tunog. Dito. Huh, iba tunog. Dahil ito, kumpleto. Dahil ito, kulang. Yan ang kulang sa pananampalataya. Talagang kumakapak-kapak, kumakapok-kapok ang ugali niya. Balsaw-saw. Kasi magaan eh. Hangin ang loob. Pinasok ng hangin. Eh sumabog. Pumutok. Parang bola. Nawalang hangin. Napitpit. Anong wala dito? Anong kulang dito? Anong kulang dito? Hindi lupa. Semento. Ikarpintero ka ba po kung check? Ba't alam mo? Hindi. Pero ang espiritu alam lahat. O sige, pasukatin mo ng pintuan ng espiritu at masusukat. Ikaw, sumukat ka kung di ka karpintero, alam mo? Hindi. Kaya ikaw, kaya kang sukatin. Kung ano sukat mo, hindi ang sukat ng haba mo, kundi kung anong sukat ng dinadala mo. Sumayin niyo ang kapayapaan, pagharian kayo. Pagpalain kayo tao, sumayin niyo ang kapayapaan sa pangalan Diyos, Ama, Diyos, Anak, Diyos, Espiritu Santo. Magsihayo kayong may galak sa puso niyo. Matigib kayo ng pangunawa at liwanag ay kamtin nyo. Pag-asa sa inyong buhay ay manahan at mabuhay ang inyong ligaya sa puso nyo. Gayun din naman ang pagmamahal ay hindi mamatay. Mamatay na lubusan ang kayo ay maging ganap sa pagmamahal. Kaukulan sama, kamtin ang marapat mula sa kanya. Pagpalain kayo. Eh, ibig sabihin pa buban yan eh, mahina-hina pa yung binigay sa inyo. Eh, di ibig sabihin po niyan eh, medyo matimbang-timbang na yung narinig niyo.